That's it. Tanggalin mo na yung ilaw mo. No, I'm just checking in my starboard. Sir, nakaswitch na yung kanser, yung tubig. Nakaswitch na yung tubig natin. Okay, thank you. Sir, dito kami sa popa, sir, ha? Yo, what's up guys? I'm Bills and I'm back. Sa wakas guys, makakapag-share na ulit ako ng bagong vlog sa inyo. But before that, pasensya nga pala guys dahil hindi na ako nakapag-upload ng mga videos in the previous months. Because I need to enjoy my vacation in the Philippines before going back to work. So guys, back to reality na naman si Bills. Let's do it. So guys, itong gagawin kong vlog na to ay isa sa mga pinaka-iiwasan or kinakatakutan ng mga marino. Why? Because we will transit through Suez Canal. But before entering that Suez Canal guys, we need to transit first in Somalia. Yes guys, dadaan kami ng Somalia. We all know that Somalia is known as a pirates area in the world. Meaning to say, this is a high risk area guys. Prone to pirate pa naman tong barko namin guys kasi mababa ang freeboard. It's approximately 5 meters. So ang ibig sabihin niyan guys ay mababa yung barko namin because we are loaded of steel coils. Ano man tayo magagawa, that's life and this is our job. Let's do this! Alright sir, okay lang ba kayo dyan? Okay lang, bako pa rin. Siyempre. Mga dalawa mag-partner ng makidistaw. Sir Bird! Kung sa Sir Bird? Ayos talaga oh. Siyempre, si Bird oh. Ayos ka lang dyan Bird? Pirates ka rin yan. Oh, Pirates of the Caribbean na to. Wala Pirates daw. After 3 days, natapos rin namin palibutan ng razor wire itong aming barko dahil dadaan kami sa high risk area. Ito nga pala yung razor wire na kinabit namin guys. Ganyan. Sa gilid ng railings ng barko, harap hanggang likod, mayroong razor wire yan. Nagpadagdag din si kapitan ng razor wire sa bridge.
Kaya kami nagkabit ng razor wire, guys, dahil dadaan kami sa Somalia Water o dun sa tinatawag nilang high risk area. Ayan, dahil kadalasan doon nag-hijack yung mga pirata, guys. Sana nga hindi kami maakyat dyan. Yun ang aming panalangin. Ayan. Kasi hindi biro ang dumaan ng Somalia ngayon dahil pandemic. Ayan. Noong hindi nga pandemic, nagkakapirataan. Ngayon pa kaya? Bago pumasok ng high risk area, sasakay ang tatlong armed guard sa amin. I-escortan nila kami pagpasok ng high risk area. So, tapos na namin mailagay yung razor wire. Abangan nyo ang susunod namin gagawin sa pagdaan ng high risk area. Yo guys, andito ako ngayon sa kuberta. Ayan, dahil magkakabit kami ng fire hose. Ayan, magkakabit kami ng fire hose, guys, sa starboard side at saka port side. Lalagyan rin namin dun sa likod ng barko. Bali, dalawang fire hose ang ilalagay dun sa likod. Then sa starboard at saka port side ay taglimang fire hose. Let's go! Lahat yung kinabit naming fire hose, yun. Gumagana lahat yan, guys, hanggang dun sa kuba, dun sa likod ng barko. Nakapalibot kasi yan, yung fire hose na yan, para pag inakit kami ng pirata or may nagtangka na umakyat, isindi lang namin yan para ma-distract sila. Kasi yan lang ang aming barrel dito. So, ready na yung aming water gun. See you in the high risk area. Guys, double watch na kami ngayon kasi nakapasok na kami dito sa semi-danger zone dahil wala pa kasi kaming kasamang armed guard. Akit lang ang armed guard bago kami pumasok ng high risk area. Ayan, double watch na kami ngayon, guys. Ang ibig sabihin, apat kaming lookout dito sa bridge. Kasama ko si Chipmate, isang AB at saka isang makinista, si Junior Oiler. Ang oras ng duty namin ay 4:08. Ito na sila. Nakakit na yung isang arm guard namin, guys. Bali, tatlo yung mga yan. Pero pang dalawa. Sir, arm guard on board. Yun yung pangalawang arm guard, nakakit na rin. Guys, marami silang gamit. Siyempre, dito sila titira rin sa aming barko. Sasamahan nila kami patawid ng high risk area. Ayan. So, marami silang mga bag talaga. 1,020 siguro yung mga gamit nila. Sir, tumatawag ka, sir? May gamit pa. Meron pa, sir. Meron pa atang isa, sir. Sir, meron pa pala. Ito na ata yung parang gamit nila, sir.
Isa pa, isa pa. Yes, sir. Parang double bag na to, sir. So, ayan guys. Andyan yung double bag nila. Sigurado ito na yung pangmalangasan nila. Ayan. Sir, boat clear na sir. Alis na. Thank you. Okay, gentlemen. Keep this two things in your mind thoroughly. If any crew member have get caught by the pirate, it will cause to take all the control of the ship in hand of the pirate. It is very dangerous. So, all crew members proceed citadel without any delay, quickly, and follow all the instructions issued by the master at the time. Next one, if security team engage with the pirate, any crew member don't stay in front of the windows. Don't do any unnecessary things. If any crew member try to do any unnecessary thing, it will make deadly results for your life. Keeping your mind thorough. So gentlemen, however, no need to worry or no need to take unnecessary fear about the pilot. I told you, no any heavy incident reported last few years, but we are always ready for any thing, any unnecessary thing. So ayun guys, pupunta kami dun sa pagmamasteran namin kung sakaling pasukin kami ng mga pirata guys. Familiarize lang namin kung saan kami mag team up. Maingay dito kasi yung daan nung kapunta ng experience.
ang magiging seat model namin sa steering room. So ayun guys, ito yung magiging seat model namin. Dito kami pupunta pag meron ng pirata na pasok dito sa barko namin. Ayan. So ayan guys, dinodouble checklist ng arm guard namin kung talagang secure ba itong lugar na pag-istayan namin pag nakapasok na yung mga firing. Dito na rin, nilagay na rin namin dyan canned goods at saka tubig. Yeah. Siyempre guys, pag ma-stock kami dito ng 3 days, sabihin na natin 3 days, meron ka lang tayong portable na pagbawasan dito. Portable toilet. So ayun guys, nakapasok na kami dito sa high risk area. May kasama na rin kaming arm guard, naka-duty na rin siya dito sa bridge wing. Ayan si tropa. Pero hindi namamansin, pero lalapitan na natin para kausapin natin. My friend, hello. It's okay to take a video? Yes. Oh, what is your name again, my friend? Deepak. Deepak. Yes. Oh, I'm Billy. Yes. Oh, okay. Nice to meet you. By the way, how long you are in service as arm guard? Arm guard. Yeah. Arm guard service here 4 years. 4 years? Yes, yes. Oh. Yes. It's good, huh? Yes. In 4 years in service, do you experience pirates attack? No, pirate attack. Oh, no pirate attack, but escape come 2019. Yeah, in 2019. Warning shot. Only warning shot. Oh, only one. Warning shot, yes. Oh. Four warning shot. So, ayan, kasama ko rin yung AB. This, the AB. Yes. What is your nationality, my friend? Indian. Indian. The one is Sri Lankan, right? Sri Lankan. Two guys Sri Lankan. One guy Indian. Ah, Indian. You're Indian. Oh, you're so tall, ah. Yeah. You play basketball? Yes. Basket, volleyball. Basketball, volleyball? Yes, volleyball. Wow. You can dunk? You can dunk? Yes. Smash. Oh my God. So ayan, dunker pala to. Tapos smasher daw. How old are you? I am 33. Oh, 33. Yes. Okay. Too young? Yes. Good. Do you have wife? Yes. How many? Five, only one. Only one. Yes. I thought it's many. Two or three like that. No. They have kids. Indian only one. Filipino also. Only one. Yes. Do you have kids? Yes, no kids. No kids. No. Oh. Maybe married life 1 year only. Oh. Then he's come. Then home. And kids. Okay, that's good. It's mindset. Yes, no? Yes. Okay. My friend, thank you. Okay, thank you so much. This my friend, Deepak. Yes. Yeah. Yo, what's up guys? Good afternoon. Ayan. Andito tayo ngayon sa ECDIS. Ayan. Bali guys, nakapasok na kami sa Gulf of Aden. Ayan. This is the danger part ng area ito, Gulf of Aden. Ito yung Somalia. Dito yung Somalia guys, ito. Ganyan. And sa right side namin ay parte ng Yemen. This is part of Yemen guys. This is our ship, the white one. Bali may mga kasama kami nag-transit dito dahil group transit. Ayan. Ito mga kulay green na yan. Barko rin yan. Napapunta doon sa high risk area. O doon sa Suez Canal. Ayan. So, these red lines is our passage plan. Ayan. Tutumpukin namin tong red na yan na linya palabas ng high risk area. So, zoom out lang natin. Ayan. Sabi ng aming arm guard guys, most danger part is dito, banda
dito sa in between ng Djibouti and Yemen. Dahil this is a narrow channel, guys, to masikip. We are near inland, so mabilis lang silang makapunta sa amin. Ayan. After Gulf of Aden, dito banda, part na siya ng Red Sea. This is Red Sea. This part, from this part up to this part, all of that is Red Sea. And itong red lines na putol-putol na yan, guys, yan yung boundary ng high risk area. Ito, exit HRA, high risk area. And tapos dito banda, dito sa bilog na to na red, waypoint, ang number yan, waypoint 47, dito mag-disembark yung aming armed guard, guys. So that's all, guys. So ayun, guys, itong tropa ko, papakita daw niya yung baril niya sa akin. Let's go! Can I look? So ayun, guys, ano yung baril nila, oh? Sniper! No bullets, no bullets. Empty, huh? Empty. You sure? Yes. Okay, bullet here. Okay, and then you lock, then fire. Okay. Sa labas tayo, sir, baka pumutok yan, eh. My friend, just asking, this gun is only one shot? Yes, one pop, one sword. Oh, for how many bullets in one magazine? Magazine, five bullets. Five bullets, yeah, maximum short, of five bullets, yes, in one magazine? Oh, it's only one shot, huh? Yeah. It look like a sniper? Yeah. Oh, ayan, one shot, one kill daw yan, guys. His name is Terry. What is the name of the gun? It's Terry Sport. Esther is Escort daw yung barrel na yan. Australia to. Australia. Yes. Okay. Ayos talaga. Para mas bagay yun. So, tignan nga natin, guys. Pulitin dyan, pre. May target? Wala nga, eh. Mukhang takot ata yung mga pirata part. Oh, natakot ata sa barrel mo, eh. Siyempre, grabe, oh. Ayos talaga. Oh. Oh, sige, subukan mo. Ayos talaga. Wala palang bala to, kaya takot sila. Sa disclaimer nga pala, guys, yung nakita nyo kanina sa video na barrel, totoo po yun. Kaso nga lang, wala pong bala yon at wala pong magazine. For short, the gun is not in load. Ayan, yung video na yun, guys, ay for fun lang. Pawang katuwaan lamang. So, kung inggit kayo, bumili kayo ng barrel. So, ayan, guys, meron kaming target dito. Merong isang malaking bangka, tapos may maliliit siyang kasamang tatlo. Ito, papakita ko sa inyo, guys. Ayan, yung tatlong yan. Maliliit siyang kasamang tatlo sa likod, tapos meron silang mothership na isa.
from which company? Amber? No sir, I'm from Premier, TVI India. Okay sir, sorry. I checked the destination. I see the Amgard on board. So I need to contact with Amber person. I'm an Amber company. That's why I'm called. Sorry sir. Okay sir, no problem. Okay sir, see you. Good luck and safe journey. Same to you sir. Sir. Patanggalin mo na yung ilaw mo. Wala sir, tinit. Okay. Like this? Yes, like this. Low head? Part, babaan mo daw yung ulo mo. No, I'm just checking in my starboard. Sir, naka-switch na yung panser, yung tubig. Naka-switch na yung tubig natin. Naka-switch na yung fire hose namin dahil meron kaming target kanina. Sir, kumagano na sir? Yes sir, nakikita sir. Hindi nakita kayo ba? Ah, hindi na sir eh. Sinecheck ko rin dito sa starboard sir. Kasi sinecheck nila dito, wala naman daw sir. Sir, babaan lang daw yung ulo. What's up guys? Good morning. Ayan, kailangan happy pa rin tayo kahit grabe yung nangyari kagabi. Ayan, wala pang tulugan kahit natapos yung duty ko kagabi. Hindi pa rin makatulog ng maayos dahil sa nangyari. Sabi nila false alarm lang, pero sana nga false alarm lang talaga. Kasi hindi naman biro ang market ng pirata guys. So yun, yung nangyari kagabi is 7 PM yun. Bali sa duty namin nangyari kasi 4-8 ako eh. May target kami in our port bow. Wala siyang speed, nakita ni shipmate dun sa radar. So tumawag sa akin sa radyo, tapos sabi niya pinapa-observa niya sa akin yung bangkang yon. Eh sumagot naman ako, sabi ko hindi ko siya makita kasi gabi na. Takip silip yung oras na yan eh. Mahirap talaga silipin sa binocular. So sabi niya manmanan ko na lang dito sa radar. So nung namanmanan niya doon sa radar na parang gumalaw siya approaching sa amin to our port bow with speed of 12 knots kasi naka-stop yun, tapos bigla siyang bumilis ng ganun. So gulat si shipmate, tinawagan si kapitan. Yun, tumawag kami sa aming arm guard na ganito yung nangyari. Pinakita ni shipmate sa arm guard yung radar. So tinawagan ni Mr. Arm guard yung mga kasama niya para umakyat dito sa bridge. Tapos tumawag na rin si shipmate, pinaging niya public address sa buong tropa na mag-ready kasi nga parang merong pirata. So nirace na rin namin yung fire hose na i-open, and then yung mga ilaw sa barko i-open rin namin sa paligid para maliwanag, at least makita namin. So grabe nga talaga yung nangyari guys, hindi biro kasi ang duman talaga dito sa Somalia eh. Pero bukas mga madaling araw lalabas na tayo ng high risk area. Ayan,
aalis na rin yung ating arm guard. So, duty muna ako ngayon guys kasi dito pa kami sa Iris area. Goodbye! What's up? Thank you! Bye, Mr. Deepak! Bye! Till next time, my friend! Till next time! Bye-bye! Bye! 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 Thank you! Bye! Bye! Yo! What's up guys? Nakababa na yung aming arm guard at nakalabas na rin kami sa high risk area. Ayan, so anong oras na? 3:30 sila nakababa ng madaling araw. So puyatan na naman to. So that's it guys. That's all for this vlog. Don't forget to like and share this video. Thank you.